Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man paig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangin mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Dear Pinoy Creepy Tales, bago ko simulan ang kwento ko ay nais kong magpasalamat sa pagpili ng kwento ko na ibinahagi ko dati na Pontianak Aswang. At salamat sa mga listeners at subscribers na nagustuhan at nakinig sa aking kwento. Umpisahan na po natin. Ang karanasan ko na ito ay nung ako ay 20 taong gulang na at nabuntis ako sa first love ko na si Liko. First year high school pa lang ay kami na ni Nico, though never naging boto ang pamilya niya sa akin dahil isa itong Malay at Muslim ang kanilang relihiyon. Ngunit wala na rin naman nagawa yung parents niya nung dalaman na buntis ako. Wala naman masyadong komento yung papa ko sa pagbubuntis ko, siguro dahil nasa Singaporean siya at common na ang ganito. Ngunit isang napakahaba at napakatagal na sermon ang inabot ko sa mami ko. Pero syempre, naiintindihan ko din naman siya. Isa siyang ina at wala naman siyang ibang hangad kundi ang bigyan ako ng magandang buhay. Nico and I were young at natural, kapos sa budget. Kaya yung mga ipon namin sa part-time job namin ay pinagdesisyonan namin ibigay sa pagbubuntis at panganganak ko. Ang kasal, kahit kailan naman pwede yan iganap. Ang importante ay ang sanggol. Kaya't nagpa siya akong umuwi ng Pilipinas upang may mag-aalaga sa akin at malayo na rin sa gulo ng syudad sa Singapore. Umuwi ako sa probinsya ng Capiz. Doon ako tumuloy sa bahay ng ninang at ninong ko. Si ninang ay kapatid ni mami kaya't magaan din ang loob niya nung nagpaalam ako na doon na muna ako habang nagbubuntis. Nauna akong umuwi ng Pinas at sumunod naman si Nico. Ang sarap sa pakiramdam na nasa probinsya. Sariwa ang hangin at ang presko. Sa isang bahay kubo, nakatira sila ninang at ninong. At tulad ng inaasahan, sermon din ang inabot ko nung pagdating ko ng Pinas. Pero sa palagay ko, pinapatunayan lang nila na mahal nila ako at concerned lang sila sa akin. Ang sarap din sa pakiramdam na nasa bahay kubo nakatira at natutulog. Iba talaga kapag nasa Pinas, sa sarili mong bansa. Noong mga panahon na wala pa si Nico ay sa balkon ako natutulog. May maliit na higaan kasi sa may bintana ng balkon namin. At mas gusto ko kasi yung sariwang hangin at ang preskong dulot ng paligid. Masaya mga araw ko sa Capiz. Nagwa-walking-walking o naglalakad-lakad kami ni Ninang sa malapit na subdivision sa umaga o kaya ay sa May Beach. At kapag tanghali ay sinasamahan ko si Ninong sa pagpapakain ng manok niya dahil abala na sa Ninang sa gawaing bahay. At sa gabi naman, minsan ay gumagala at nagpo-food trip kami ni Ninang kasama ang kababata ko na itago na lang natin siya sa pangalang Tilay. Noong 7 buwan na ang aking tiyan ay umuwi na si Nico sa Capiz. At dito, nagsimula ang bangungot ng buhay ko. Pagdating ni Nico sa bahay nila Ninang at Ninong ay agad-agad niyang inasikaso ang kwarto namin. Nasa may kusina ang kwarto namin. Para daw kung gutumin ako, malapit lang ang kusina sa akin. Naging masaya at maayos ang pakikitungo ni Nico sa pamilya ko. Isang araw ay may sabong si Ninong sa bakulod. Si Ninang naman ay kailangan dumayo ng Iloilo para asikasuhin ang lola ko. Si Ninong ay karaniwang bumabalik ng 3 o 4 na araw kapag may sabong. At si Ninang ay tatagal sa Iloilo ng 1 linggo. Hindi naman kami totally iniwan na kami lang sa bahay dahil may kasama kaming tauhan ni Ninong na si Tabagak
at si Monay. Nga, huwag na kayo umalis ng bahay after 5 p.m. At lalong-lalo na huwag kang aalis ng bahay na mag-isa kapag madilim na. Naglagay kami ng arinola sa kwarto nyo kaya dyan ka na umihi. Iyan ang mahabang bili ni Ninong sa akin. Bukod sa pagiging sikat na sabungero, si Ninong ay galing rin sa pamilya ng manggagamot. Kaya't marami siyang alam tungkol sa mga aswang. Pero malas ko, wala akong alam. Wala akong ideya sa mga panganib na kayang dalhin ng isang aswang. Sa buong tanan ng buhay ko, akala ko, yung aswang ay katulad lang sa mga multo na nabubuhay sa spirit world. Kaya't nung ikalawang araw namin na solo ang bahay, nagpasya kami ni Nico na mag-aswang hunting. Siyempre, kahit wala sila Ninong at Ninang ay kailangan ko pa din magpaalam sa tagabantay namin na si Tabagak at Monay. Nung, alis mo na kami ni Nico, maglalakad-lakad lang kami sa sentro. Paalam ko. Eh, sige, sama na ako. Sagot naman ni Monay. Si Monay ang pinaka nakatatanda at pinaka pinagkakatiwalaan ni Ninong na tauhan. Sinabi ko naman na wag na at kaya ko na dahil ang tagal-tagal ko na sa lugar kung kaya't gabay ko na yung daan. Oo, sa araw gabay ko ang daan. Pero kapag sapit ng gabi, hindi ako masyadong nakakakita dahil may night blindness ako o isang uri ng sakit sa mata. Kaya hindi ko ito masyadong gabay kapag madilim na. Pero hindi naman kami aabuti ng gabi nung araw na iyon. Naghanda na si Nico ng mga dadalhin at meron kaming device na tinatawag na EMF meter. Ito ang madalas ginagamit sa mga ghost huntings. Parte kasi kami sa isang paranormal investigations team sa Singapore. Magkukwento ako more on that siguro ay sa susunod ko na lang na kwento. Take note nga pala na wala kaming dalang pangontra noong panahong iyon. Dahil lahat ng paranormal investigations namin ay hindi kami pwedeng magdala nito dahil mas inilalayo namin ang mga kaluluwa o elemento sa amin at maaaring hindi namin makausap o hindi namin makita ang mga ito. And for the longest time, hindi pa kami napahamak kahit ni minsan. Kahit na merong mga oras na binabangungot ako. Pero hindi naman ako nasundan ng isang kaluluwa o elemento pa uwi. Dahil na rin sa malakas ang pananampalataya ko. And I always believe na God is the greatest weapon. Pumara kami ng tricycle at nagtanong, Manong, saan dito ang meron mga sightings ng aswang? Medyo nawirduhan si Manong sa amin at nagsabi na hindi na namin kailangang hanapin yung aswang. Dahil sa laki ng tiyan ko, sila na ang mismong lalapit sa amin. Hindi ko masyadong nagets o naintindihan ang ibig sabihin ni Manong Driver. Pero sa pakiwari ko ay natakot ito sa itinanong namin. Eh bakit hindi natin subukan sa parke? Kasi di ba yung mga Pontianak ay sa mga mapupunong lugar mo ito makikita? Baka ganun din ang mga aswang, sabi ni Nico. Oo nga naman, ba't hindi namin naisip yun? Kaya sinabi namin sa Manong Driver na ihatid kami sa plaza. At pagdating namin sa plaza ay nagsimula na agad kami maghanap. Tumambay kami sa mga puno pero normal naman ang EMF meter namin. Paminsan-minsan ay medyo tumataas ang readings nito. Pero siguro mga ligaw lang sila na kaluluwa na gumagala. At wala naman kaming nakita na kakaiba. Maliit lang din kasi ang plaza namin kung kaya't nagpasya kami na tumambay na lang muna. Balak na rin sana naming umuwi nung may lumapit na isang babae sa amin. Ngumiti ako dito bilang isang pagbati. Ano yung gadgets na dala-dala nyo? Tanong nung babae habang nakaturo sa EMF meter namin. Ah, ito po ba? Nag-aaswang hunting po kasi kami. Paranormal investigators po kami at medyo naki-curious lang kung ano ang mga aswang. Mahabang paliwanag ko. Ngumiti yung babae at medyo kakaiba ang ngiti nito na parabang nang-iinsulto. Na medyo may halong sa demonyo ang ngiti at sinabi na inaano daw ba kami ng mga aswang at kailangan pa namin silang hanapin.
na syempre sinagot ko naman na pang research lang namin at para din naman maibahagi namin ito sa grupo namin at kung maaari ay baka pwedeng maidokumento. Hindi gaanong nagsasalita si Nico dahil hindi naman ito masyadong nakakaintindi ng Tagalog o Ilonggo. Napansin ng babae ang katahimikan ni Nico at tinanong kung hindi daw ba ito nagsasalita. Sinabi ko naman na fiancé ko ito at hindi siya marunong magtagalog dahil galing ito ng ibang bansa. Ngumiti yung babae at sinabing, "Masarap siguro ang foreigner, no? Ano kayang lasa? Hindi pa ako nakakatikim ng foreigner eh." Sabi nito pero hindi sa paraan na bastos. Basta, medyo creepy ang pagkakabigkas niya dito. "Ay, naku nang. Nakakahiya naman ho yan tanong nyo." Sabi ko na medyo nahihiya. Napatingin yung babae sa tiyan ko at tinanong kung pwede niya daw ba itong mahawakan. Na sinabi kong ayos lang naman dahil wala naman kasi akong nakikitang masama noong mga oras na yun. Hinawakan niya ito at sinabing sigurado siya na magiging kasing ganda ko yung sanggol. Maganda naman kasi yung nanay at masarap na foreigner pa yung tatay. "Ho, paano niyo ho nalaman na babae ang anak ko?" Nagtatakang tanong ko. "Ah, manghihilot kasi ako kaya hawak pa lang sa tiyan ay alam ko na kagad kung babae o lalaki ang sanggol." Sagot ng babae. Agad naman akong naniwala sa sinabi ng babae. At balak na sana naming putulin yung usapan namin dahil lagpas alas 5 na kasi at nakikita ko na din na papalubog na yung araw. Hindi ako natatakot sa multo pero mas natakot ako na baka hindi matuntun yung daan pa uwi dahil meron nga akong night blindness. Pero pinigilan kami ng babae at sinabing mamaya na daw kami umuwi at magkwentuhan muna kami saglit. Pero magalang akong tumanggi na kailangan na talaga naming umuwi dahil sa hindi ako masyadong nakakakita sa dilim. Ngumiti ulit ito pero this time, medyo parang nagiging pang diablo na talaga ang ngiti nito. At yung mga mata nito ay grabe kong makatitig sa akin. "Ay, ganun ba? Sige, ingat sa pag-uwi." Sagot nito na tila ba nakakaloko at nakakatakot. Pagsapit ng alas 5:30 ay mahirap nang kumuha ng tricycle pa uwi sa bahay. At medyo may kalayuan kasi yung bahay namin sa plaza. Kaya bihirang may tricycle driver na naghahatid doon. Marahil sa pagkainip ay sinabi ni Nico na kung tawagan na lang daw kaya namin ang tauhan ni Ninong na sinang-ayunan ko naman. Nakausap ko si Monay at sinabi ko dito na makikisuyo lang na baka pwede kaming sunduin sa plaza. Sabi naman ito na pwede naman daw, ang kaso nga lang ay hindi kami kasya sa motor. Tinanong ko kung may motor din ba si Tabagak at sinabi nito na meron pero kailangan daw na merong at least isa sa kanila ang maiiwan sa bahay at baka kasi nakawin yung mga manok. E di pare-pareho daw kaming mayayari kay Ninong pag nagkataon. Sinabi nito na hintayin na lang namin siya. Pumayag naman ako at hinintay si Monay na makarating sa plaza at habang naghihintay ay nagtingin-tingin kami sa mga street foods. Nagugutom na din kasi ako noong mga oras na yun. Buntis kasi diba kaya mabilis magutom. Medyo matagal na kami sa may kalsada habang tumitingin-tingin ng mga pagkain dahil ang hirap kasing hanapan ng pagkain ni Nico. Halal kasi siya. Hindi po hangal mga kaibigan ha. Halal. At nung habang tumitingin-tingin ay nakasalubong namin ulit yung babae. Pero sa pagkakataong ito ay medyo iba na ang aura niya. Ganun pa man ay mabait itong lumapit sa amin at binati kami habang nakatitig sa tiyan ko. At sinabing sasapit na ang dilim at nandito pa din daw pala kami. Hindi raw maganda sa buntis ang gumagala ng gabi. Medyo pausang boses nito nang nagsalita. At meron isang malansang-malansa na amoy na hindi ko maipaliwanag. Para siyang bulok na regla na may halong nabubulok na patay na hayop na ewan. "Ano bang kinain ito? Ba't bang baho ng hininga?" Tanong ko sa sarili ko.
at parang magic nitong nabasa yun nasa isip ko. Dahil bigla nitong sinabi na kumain lang daw siya ng dinuguan, kung kaya't medyo maantot ang kanyang hininga. Humawak itong muli sa tiyan ko at sa pagkakataong iyon ay hindi niya na ako tinanong kung pwede bang hawakan iyon. Tumingin ako ng direkta sa mga mata nito at nandilisik ito sa akin. Hindi ako matatakotin dahil marami na akong creepy and scary encounters sa pagiging paranormal investigator ko. Ngunit merong nakakatakot at tila mala demonyong kakaiba sa babaeng kaharap ko. At nung oras na hinawakan niya ang tiyan ko ay bigla akong nakaramdam ng sakit. Itinula ko ang kamay ng babae papalayo sa tiyan ko. Ngunit sobra ang lakas nito at nakahawak pa din dito. At tumatawang sinabi na konting tiis lang daw dahil hinihilot niya ang tiyan ko. Hindi ko na kinaya yung sakit kaya napaiyak na ako nung oras na yun. Hindi ko din makita si Nico sa paligid ko at parang nagiging lutang na ako. Nakikita ko na nagbabagong anyo yung babae pero ang nakakapagtaka ay kung bakit walang nakakakita dito. Bakit parang normal lang sa mga tao sa paligid na para bang wala lang silang nakikita. Humahaba ang mga buhok nito at nararamdaman ko yung mga kuko niya na tumutusok sa tiyan ko. Nagiging pula na din ang mga mata nito. At sa sobrang bilis ng pangyayari ay nahimatay ako. At ang pinakahuling natandaan ko ay narinig ko na tinatawag ni Monay ang pangalan ko. Nagising ako na nasa ospital na ako. Nandun sila, Ninang at Ninong, si Tabagak at Monay, pati na ang mga magulang namin ni Nico. Ngunit wala si Nico. Agad akong nagtanong sa kanila na kung anong nangyari. Lumapit si Monay sa akin at sinabing huwag daw akong mabibigla sa ibabalita nila pero hindi ko iyan pinansin at nagtanong muli na kung nasaan si Nico. Babangon sana ako nung makaramdam ako ng sakit at doon ko lang napansin na may tahi ako sa tiyan at na nakadextros din pala ako. Umiiyak na ang mami ko habang kitang-kita ko naman ang galit sa mga mata ng magulang ni Nico sa akin. At biglang nagsalita si Ninang na dahil daw si Monay ang nakakita ng buong pangyayari ay ito daw ang magpaliwanag. Isinalaysay naman ni Monay ang buong pangyayari na hinahanap niya daw kami ni Nico sa plaza. Ako daw ay nakita niya nakatayo lang sa may kalsada at nakatingin sa malayo. Tinatawag niya daw ako pero tila ba hindi ko siya narinig. At wala pang ilang minuto ay hinimatay na daw ako. Agad duman ang tumakbo si Monay sa kung nasaan ako at pumara agad ng tricycle at dinala sa ospital. Nung chinek yung heartbeat ng baby ko, ay wala na itong pulso kong kaya kinailangan akong operahan at tanggalin yung baby. Dahil kung hindi, pati ako mababawian ng buhay. Sobrang nataranta si Monay kaya sinabi na lang sa doktor na ituloy na ang pag-opera sa akin. Kesa naman sa maghintay ito na baka pati daw ako ay bawian ng buhay. Tinanong ako ng mami ko kung ano daw ba talagang nangyari at kung bakit kami ginabi. At dahil nga sa naganda leche-leche na ang lahat ay sinabi ko yung totoo. Yung buong kwento ng nakadetalye. Sabi ni Ninong matapos kong ikwento ang buong pangyayari sa kanila ay inaswang daw ako. Nagsalita akong muli na hindi ko magets o maintindihan ay kung bakit nung hinawakan ng babae yung tiyan ko nung unang beses ay hindi naman ako nakaramdam niyang sakit at na kung ano yung ibig sabihin na inaswang ako. Pinaliwanag ni Ninong na ang mga aswang ay hindi mga multo o espiritu tulad ng mga hinahanap namin at tinutulungan tumawid sa kabilang buhay. Ang mga aswang ay isang uri raw ng mga karumal-dumal na nilalang dahil kumakain sila ng tao. Usually mga buntis, bata, matatanda at mga dayo ang pinupuntirya nila. Sa araw, mahina ang kanilang kapangyarihan kung kaya't wala itong kakayahan kunin yung baby ko. Kaya nga daw na gusto nung babaeng patagalin kami sa plaza hanggang sa pagsapit ng gabi para makuha yung gusto niyang kunin sa akin. At nagkataon na hanggang sa pagsapit ng dilim nasa may plaza pa kaming dalawa ni Nico. Karaniwan, kung sino yung inaaswang, siya lang ang nakakakita at nakakaramdam sa presensya ng aswang.
Kaya siguro ay hindi raw ito nakita ni Monay. At idinagdag din ni Ninang na kaya nila ako pinayuhan na bumalik bago mag-alas 5 ng hapon ay dahil sa oras na paglumubog na ang araw. Unti-unti nang lumalakas ang kapangyarihan nila at hindi raw sila matatakot o mababahala kapag nasa bahay ako. Dahil inorasyonan at dinasalan na ito ng pamilya ng ninong ko. Pero ganun pa man daw ay mabuti na ang nag-iingat. Matapos magsalita ni Ninang ay galit na sumabat ang nanay ni Nico. Tinanong kung nasaan na ang kanyang anak na si Nico. At dahil si Monay ang nakakaalam ay tinanong ko ito kung nasaan nga ba si Nico. Pero si Tabagak ang sumagot at sinabing nasa bahay daw ito at nagpapahinga na. Trinanslate ko sa nanay ni Nico ang sinabi ni Tabagak at mataray nitong sinabi na dalhin daw siya sa bahay. Dahil sa wala naman na daw ang baby namin at na kung maaari ay lumayo o magpakalayo-layo ako sa kanila. Sinamahan ni Daddy, Ninong at ni Tabagak ang nanay ni Nico papunta sa bahay. At kinuha na nila ang kanilang anak na si Nico. At pagkatapos ay agad-agad na bumalik ng Singapore. Habang ako ay tumagal ng 3 araw sa ospital. Naghiwalay kami ni Nico without any closure. Basta kinuha na lang siya ng parents niya at wala na akong narinig pang muli mula sa kanya o sa kanyang pamilya simula nun. Ngunit hindi pa doon natapos ang heartache ko. Nagpahinga ako sa Capiz for another 1 week bago bumalik ng Singapore. Pinasarado ko ang third eye ko at nagdesisyon na umalis na sa paranormal investigation team. Nakapagpa siya rin ako matuto para maging isang manggagamot. Dahil I came to a realization, mas dapat maging priority ko ang tulungan ng mga taong buhay pa kesa naman sa mga tao na wala na dito sa mundong ito. Paglapag ng eroplano sa Singapore ay nagdesisyon ako na unti-unting kalimutan ang masamang pangyayari. Positive mindset ako pagbalik ng bahay only to find Nico's parents are waiting for me. Nagulat ako at sinabi ko sa mataray na pamamaraan na katulad ng hiling nila ay lalayo ako sa anak nila kung kaya't ano pang ginagawa nila sa aming bahay. Ayoko sana maging bastos pero kailangan kong maging malakas para sa sarili ko. Humingi ng dispensa ang mga magulang ni Nico sa akin at sinabing pasensya na dahil kahit hindi nila ako gusto sa simula pa lang at kahit na pakiramdam nila na hindi ko na kailangan malaman pero bilang respeto na lang. Palagay nila na kailangan kong malaman na nung pagdating daw nila sa bahay namin sa Pinas, ay masama na raw ang pakiramdam ni Nico. Pero ayaw na nilang tumagal si Nico ng isa pang araw dahil ayaw na nilang magkita pa kaming dalawa. Kaya they booked the next flight to Singapore right away. Hindi masyadong nagsasalita si Nico nung panahon na yun kaya naisip daw nila na wag nang banggitin kung anong nangyari sa akin o sa anak namin. Sobrang nagulat din daw sila na hindi ito nagtanong. Pagkababa nila ng eroplano at pagkasakay ng taxi pa uwi, ay naaksidente si Nico habang kinukuha ang maleta niya sa likod ng taxi. Nasagasaan siya ng isang sasakyan na sobrang bilis ng takbo. At hindi na nila nakuha yung plate number. Pero hindi daw yun ang importante. Dahil nung nasagasaan si Nico ay hindi nila nakita ang katawan nito. Ang tangi lamang nilang nakita ay mga sanga ng puno, pati mga dahon. Pero hindi nila nakita ang katawan niya. Nireview daw nila ang CCTV pero wala silang sasakyan na nakita. At sa buong oras na iyon na pinapanood nila ang CCTV, ay kita nila na wala sa tabi nila si Nico ng mga oras na yun. Nagulat ako sa sinabi ng parents ni Nico. Nagpakonsulta umano sila sa isang Muslim na manggagamot at ayon sa kanila ay kinuha na ang katawan ni Nico ng isang uri ng masamang elemento o mga tao na galing sa kampo ng dilim. Ang mga dahon at kahoy na nakita nila ay merong halong black magic at ito ay upang hindi malaman na kinuha na ang katawan niya. Mamamatay din daw iyon pagkatapos ng mga ilang araw at ipapakita ang totoong anyo nito. Kinonsulta ko din ito kay Ninong at ayon sa kanya ay maaaring nakuha si Nico ng aswang. At upang hindi malaman o mahalata na kinuha ang katawan nito,
ay pinalitan ito ng mga kahoy at dahon at inorasyonan para mag-anyong siniko. Ngunit hindi rin daw magtatagal bago nito ipakita ang totoong anyo na hindi na ito tao. Magpasa hanggang ngayon ay hindi pa namin nakikita ang bangkay ni Nico. At dito nagtatapos ang aking kwento. Thanks to everyone for listening until the end of this story. Dahil sa haba ng kwento ko. Stay safe and God bless everyone. Best regards, Aunt Francis of Singapore. Magandang araw po mga ka-creepy tales. Ano po ang masasabi niyo sa kwentong Aswang Hunting Ganrong? Para po sa amin na mga admin, personally, nakakatakot po yung kwento, pero in some part nakakalungkot kasi nawala yung baby ni Aunt Francis, ni Miss Aunt Francis, at nawala din si Nico. Diba? Sobrang sakit nun para sa isang tao na nagmamahal, na dalawa kagad sa isang iglap lang nung mawawala sa'yo. Pero Miss Aunt Francis, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyo o inyong karanasan. At kung sakali man na meron pa yung kadugtong, hihintayin po namin. Maraming salamat po. Ingat po at God bless you po. So sa mga atin po masusugid na taga-subaybay at sa ating mga new subscribers, katulad po ng dati ay magkakaroon tayo ng isang mabilisang shoutout bago natin tuluyan tapusin ang video na ito. Babanggitin na lang po namin ang inyong mga pangalan sapagkat alam naman po ninyo na nagre-reply kami sa inyong mga bawat komento. So umpisahan na po natin. Shoutout po to these following people. Hello and shoutout po kay Miss Sweet Lady Centeno, kay Boss Roji Carolino. Hello and shoutout din po kay Boss Yoriske Esquelona na isa sa ating mga avid supporter dito sa PCT. Boss, sinihintay po namin ang kwento nyo. Maraming salamat. Siyempre, hello and shoutout din po kay Miss Marian Herlihy of United Kingdom. Siya po ang sender natin sa kwentong ang tagapagligtas. Maraming salamat po Miss Marian Herlihy. Ingat po kayo dyan sa UK. God bless you po. Hello and shoutout din po kay Miss Noraline Malang, kay Miss Rowena D.S. Velasco, kay Boss Poo and Friends na hindi daw masyado nakakapag-comment pero palagi daw siya nakikinig sa ating mga updates o sa ating mga kwento. Maraming salamat po. Hello and shoutout din po kay Boss Louis De Leon from Alberta, Canada. Maraming salamat Boss Louis De Leon. Ingat po kayo dyan sa Alberta, Canada. O, pasensya na, medyo maingay ah. Umaga kasi. Hello din po kay Boss Creepy Shinigami. Baka pwede pong pasupport ng kanyang channel, guys. Isa po itong horror animated channel po. Hello and shoutout din po kay Miss Maria Pumoto of Japan. Kay Miss Rowena Loyola Valdez ng San Diego, California at sa kanyang asawa na si Mr. John Valdez. Maraming salamat po Miss Rowena Loyola Valdez. Ingat po kayo palagi dyan sa San Diego, California. Maraming salamat sa pagsuporta po dito sa PCT. God bless you po. Hello din po kay Miss Michelle Ancuenco. Ma'am, pasensya na kung minsan Marichella na babanggit na pangalan, nabubulol po kasi. Pero maraming salamat po sa palaging pagsuporta dito sa PCT. Hello and shoutout din po kay Miss Jocelyn Avila Castillo ng Dubai. Maraming salamat po sa pagsuporta dito sa PCT. God bless you po at ingat dyan palagi sa Dubai, Miss Jocelyn Avila Castillo. Thank you po. Siyempre, hello din po kay Boss Alan Sabado na isa sa ating mga avid supporter. Kay Miss Neng X na talagang present sa ating mga updates. Hello and shoutout din po kay Miss Ashley Moves na always present sa ating mga binabahaging kwento. Kay Miss Janet Verga na isa sa ating mga avid supporter and listener. Ingat po kayo dyan sa Qatar, Miss Janet Verga. Thank you po.
Hello and shout out din po kay Boss Dredin, kay Miss Marichel de Guzman. Hello din po, maraming salamat sa inyo Miss Marichel de Guzman. Thank you sa pagsuporta dito sa ating PCT channel. Kay Boss Joris Evano, kay Miss Irene Romaraog. Hello and shout out din po kay Sherwin Tan, kay Miss Annalyn Velasco. Hello and shout out din po kay Miss Buena Ordinado. Maraming salamat sa pagsuporta po dito sa PCT. Ingat po kayo palagi. Hello and shout out din po kay Miss Janet Chan, kay Miss Rowena Talamisan, kay Miss Sham Moreno at sa kanyang daughter. Ingat po kayo palagi diyan sa Doha, Qatar, Miss Sham Moreno. God bless you po. Hello and shout out din po kay Miss Apple J Magbanua, kay Miss Alnaira Kibao na always present sa ating mga updates. Maraming salamat po. Hello din po kay Miss Sonia Martija na isa sa ating mga avid supporter, kay Boss Jory Sebano. Hello and shout out din po kay Boss Bruce Jer Vergara Qatar. Maraming salamat po sa pagsuporta at pakikinig sa ating mga istorya, sa ating mga updates. Boss Bruce Jer Vergara. Basahin ko na lang yung comment niya. Hello po, pa-shoutout po kami dito mula sa Qatar. Lagi po kami nakikinig mga kasama ko habang nagbo-welding. Salamat po. You know. Maraming salamat po Boss Bruce Jer Vergara at sa inyong mga kasama dyan. Ingat po kayo palagi sa trabaho, lalo na kapag nagwe-welding o may ginagawa sa paligid. God bless you po. Ingat palagi dyan sa Doha, Qatar. Doha, Qatar. Basta ingat po kayo dyan sa Qatar. Maraming salamat po ulit. Hello and shout out din po kay Boss Jeffrey Bersabal, kay Miss Anlin Diestro na always present at isa sa ating mga avid supporter. Hello din po kay Miss Leslie Villanueva, kay Boss John Reniel Zacate na always present. Maraming salamat po. Hello and shout out din po kay Miss Cyril Malabs, kay Miss Cynthia Francis, maraming salamat sa ating sa inyong suporta dito sa PCT. Syempre kay Boss Francis James Macmillan, maraming salamat din po. Hello and shout out din po kay Miss Jonalyn Blancad, kay Miss Krish De La Cruz, maraming salamat po. Kay Joanne Balderay, maraming salamat sa pagsuporta dito sa ating PCT channel. Baka din po pwede nyo isupport ang Daniel's Project. Isa po siyang ghost hunting video. Pa-subscribe po and pa-support ng mga ghost hunting na ibinabahagi nila. Maraming salamat po. Siyempre kay Miss Vilches po, maraming salamat sa all pagsuporta dito sa ating PCT channel. Maingat po kayo palagi dyan sa Macau. At sa mga hindi pa po namin nabanggit, kung may nakaligtaan man po, pasensya na. Pero maraming salamat po sa pagsuporta at patuloy na pagtangkilik dito sa Pinoy Creepy Tales. At syempre sa ating mga new subscribers, sobrang maraming salamat po. At sa mga ating magigiting na Pinoy or OFW, saludo po kami sa inyong lahat. At syempre sa lahat po ng mga Pinoy o sa mga nakikinig sa ibang bansa o sa Pilipinas man, maraming salamat din po. So hanggang sa susunod po na takutan mga ka-creepy tales, God bless you all po. Maraming salamat sa mga nakinig, nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayo magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share, at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!